Hello guys, magandang gabi po sa ating lahat. Mapagpalang gabi sa ating lahat. Kamusta po tayong lahat dyan? Sana eh, ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Ingat-ingat pa rin. Kahit papunta na tayo sa level 0, may COVID pa rin. Kaya ingat-ingat palagi. Ngayon guys, pag-uusapan natin yung ano. Titingnan natin yung trailer ng The Kingmaker. Siguro yung iba sa inyo narinig na yung tungkol sa The Kingmaker na yon, yung tawag, documentary film patungkol sa martial law. So ito yung ano, papakita ko sa inyo yung trailer niya para makita niyo din kung ano yung mga nakalaman nasa ano doon. Yan. When I became first lady, it became demanding for me. I have to dress up and make myself more beautiful. Because the poor always look for a star in the dark of the night. I don't have an answer for why we allowed Imelda to even open her mouth. The best politician that I've ever seen is my mother. Big dream is to restore the greatness of the Marcos family. Now, guys. It's scary if these people are brought to power again. I was always criticized for being excessive, but that is mothering. 3,000 pairs of shoes. Shipping animals from Africa. Imelda Marcos. The demonstrators stormed the gates of the palace to take back what they said was theirs. There was a big reception. I had to wear jewelry. And we were told, get into the helicopter. So I put diamonds in diapers. It saved us later on to pay lawyers. Imelda Marcos gotten away with murder. That case remains unresolved. Why will I do that? I had nothing against him, except that he talked too much anyway. The Marcos. Yan guys, makikita niyo sa ano na yan. Kung papanoorin niyo yung buong video ng The Kingmaker, meron siguro kayong makikita sa ano, sa tawag dito, sa YouTube, baka merong video doon. Pero yung tinignan ko na full ano niya, full movie, full documentary sa Vimeo, doon ko nakita yung buong story, ah. So sa story na yun, makikita mo yung two side of the coin, ika nga. So nandoon yun, nasa atin na kung paano natin i-analyze kung ano yung totoong nangyari doon sa ano, sa Marcelo na yun, sa Charibulasyon. Kaya yun, papanoorin natin yung continue ng scrub clean the sins of the past. Nobody said you can't do it. She came back. They found no skeletons, only beautiful shoes. Little did we know they financed the election of Duterte, paving the way for Bongbong Marcos. People were just taking it too easy, not believing that it was possible. Like Trump, no one saw Trump coming. People forget the mistakes of the past, are condemned to repeat them. I want to mother not only the Philippines, but the world. 4 years. Nobody can stop me. And guys, so doon sa buong video na to, nakaano yung mga documentary doon, si ano, so both parties are there. Yung mga Marcos nandoon na interview, yung mga Aquino nandoon na interview, pati yung mga ibang tao na naging part ng ano, naging part ng Marcelo. Si Hita Corrales nandoon. Sino pa yung isa?
basta maganda siya, maganda, maganda siyang tingnan, panoorin. Kung gusto niyo pang ma-enlighten yung ano, yung kaalaman niyo tungkol sa martial law at sa yung sinasabi nilang nakaw na yaman ng Mama Marcos, papanoorin niyo. Lalo-lalo na sa mga ano, sa mga bagong henerasyon, mga bata ngayon. Maganda siyang panoorin para at least hindi lang yung isang side ng story yung laging naririnig nyo. Hindi lang yung galing sa mga teacher nyo o sa mga kaibigan, sa mga tito, sa mga tita. So mas maganda na panoorin to ng madami, ng hindi madami, ng karamihan, lalo na yung mga kabataan. Kahit nga yung mga nasa mid-30s, mga 40s, pababa yung edad, mas maganda na panoorin to. Kasi nga, hindi naman natin inabot yung martial law. Kung 40 years old, kung 40 years old ka ngayon, malamang nasa ilang taon ka pa lang nung nagka-martial law. So, ano, wala ka rin alam sa totoong nangyari. Ang ano mo lang eh yung ano, yung sabi-sabi, yung kwento. At kahit pa matanda ka na, kahit pa inabot mo na yung martial law, pero halimbawa nasa probinsya ka, hindi ka na, wala ka sa Maynila, so hindi mo na feel yung kung ano talaga yung nangyari sa martial law. Ang alam mo lang ay yung narinig mo sa radyo o kaya yung nabasa mo sa newspaper o kaya yung nakita mo sa TV. So yun lang yung alam mo. Hindi mo talaga alam yung kung ano talaga yung totoong nangyari doon. Siyempre, hindi naman totoo. Hindi naman talaga lahat ng ano ay sasabihin nila. So meron pa rin mga konting itatago sila. Pero nasa sa atin na yun kung saan side yung anuhin natin, papaniwalaan. So ayun guys, ilalagay ko sa description yung link ng ano sa Vimeo para makita nyo yung full movie na yung, ano, ng Kingmaker. Hindi pala movie, documentary pala to. So kayo nang bahala mag ano, maghanap. Panoorin niyo yung buong kwento ng ano na nandoon sa documentary at kayo na rin yung bahalang magdesisyon kung saang side kayo maniniwala. So hanggang dito na lang. Huwag nating kalimutan, BBM Sara tayo sa parating na eleksyon at yung mga ano natin, mga senator natin, susuportahan natin. Ingat po tayo palagi. God bless. BBM.